You're now watching Showbiz Snap, your daily showbiz update. Tunay na masasabi mong walang bitterness, mabuting tao, at talaga namang magiging magaang ang buhay ni Senator Tito Sotto. Ito'y matapos nga na magpahayag siya sa kakatapos pa lamang na proklamasyon ng bagong pangulo ng bansang Pilipinas na si Bongbong Marcos. Kasabay din ito ang proklamasyon ng bagong vice-presidente ng Pilipinas na si Inday Sara Duterte. Nitong Mayo 25, 2022 ay natapos na nga ang official canvassing na kung saan ay nakakuha ng mahigit 31 million vote itong si BBM at Sara Duterte. Kaya naman marami ang natuwa at nagalak ang 31 million na ito. Nagkaroon na nakakatouch na scene sa Senado matapos nga na iproklama ang pangalan, tawagin ang pangalan at doon ay itinaas ni Tito Sen or Senator Tito Sotto ang kamay ni Bongbong Marcos at ang kamay ng kapwa niya tumakbo sa pagkapresidente na si Mayor Inday Sara na ngayon nga po ay Vice President na ng Pilipinas. Sa naging pahayag ni Tito Sen, aniya, God bless our President and Vice President. God bless the Philippines. I choose kindness over bitterness, hope over regret, and a positive attitude over despair. Masarap mabuhay nang walang masamang tinapay sa kapwa. Isang karangalan ang maging mabuting tao, matalo ka man o manalo. Ito nga ang napakagandang mensahe ni Senator Tito Sotto na dapat daw ay gawin din ng marami. Ilan sa mga katunggali nila na hindi pa nagbibigay ng congratulations message at ipinahayag ng kanilang pag-concede o ang pagtanggap ng malinaw na nga na ang binoto ng sambayan Pilipino ay walang iba kundi si BBM at si Inday Sara. Nagbigay man ng pahayag sila Vice President Lenny Robredo at si Senator Kiko Pangilinan pero tahimik ang mga ito at walang post para i-congratulate ang nasabing bagong pangulo at pangalawang pangulo ng bansa. Even Sharon Cuneta ay wala rin pagbibigay ng kanyang congratulations words. Pero bago pa man yan, nagbigay na nga ng mensahe itong si Megastar Sharon kahit pa nga alam natin na may ibang dahilan o hidwaan sa pagitan nila Tito Sen, Helen Gamboa at Sharon Cuneta. Ayon kasi kay Christopher Min, malalim ang sugat na iniwan ng halala na ito, lalo na sa pagitan nilang magkita. Anyway, yan po ay naka-update sa ating YouTube channel at hanapin nyo na lang po yan. Ang naibulgay ni Christopher Min na mga naging hinanakit nitong si Helen Gamboa sa pamangkin na si Sharon Cuneta. Anyway, sa mga bitter nga daw dyan, gayahin nyo si Vicente Tito Sotto na talagang makikita mong napakabuting tao. Yan ang ating Showbiz Love Update. Images are all credit to the rightful owners and thank you for watching Showbiz Love.